pa, yun, eto. Lumuhod na si Cristala sa baba ng presyo ng baboy. Ayun. Eto guys. Ang presyo guys ng baboy, 120, 130. Ayan. So, sa ganyang presyuhan, paano makakabawi guys? Dapat ang presyuhan guys is 170, yun na dapat yung pinakamababang presyo ng live weight guys ng baboy. Para at least yung mga grazer makabawi-bawi at medyo magkaroon naman ng profit kahit papano. Ito guys, talagang ano, hindi na magkamayaw itong baboy sa pagkain nila na guys ng ano, ng feeds. Ayan. Sa ganito guys, medyo mataas yung presyo guys ng feeds. Hirap, medyo hirap makabawi guys sa ano, sa bentahan guys. Kasi ang bentahan niya 120, 130, swerteng-swerte na guys kapag naka 135 pa. Dapat guys, ang pricing ng baboy is at least mag 170 para medyo magkaroon naman ng kahit na konting kita man lang yung mga ano, nag-aalaga guys ng baboy. Sa 170, at least ayos-ayos na. Pero kung binili mo guys, kung galing sa baboyan mo guys, pwede na yung 150, 160. Kung galing sa baboyan mo yung piglets. Pero kung binili mo pa guys, at least dapat mag 170 para mag-profit ka. Safe na guys yung mga ano, 160, 170 para masabi mo na at least kung mag-aalaga ka, makakabawi ka kahit papano. Kapag medyo mas mababa dun guys yung pricing, talagang ano, mapapaisip ka kung itutuloy mo pa o hindi. Ito nga, talagang ano. Talagang ilang saglit lang guys, ubos na nila guys yung pakain. Kung ikaw guys nag-aalaga ng baboy, tapos ganun kabilis yung mauubos na feeds ng mga alaga mo, ibig sabihin ganun kamahal yung gastos mo araw-araw. Tapos kapag kwentahin mo, mukhang medyo mahirap makabawi sa current presyohan ngayon. Dapat guys yung mga ano, yung mga namimili rin ng baboy, so dapat isaalang-alang rin nila guys yung kalagayan ng mga ano, hog raiser. Sila lang kasi guys ngayon yung paraan para at least bumalansi guys yung presyuhan sa market. Kung hindi nila guys babaguhin yung presyuhan, napakarami sila rin yung maapektuhan sa bandang uli kapag naging manipis na naman guys yung supply ng baboy, dahil syempre maraming bibitaw, maraming aayaw at maraming madadala na hog raiser. Ayun, talagang sobrang bilis. Eto na, 1-8, ilang araw lang, 1-8 isang sako, ilang araw lang yun guys kapag ano, kapag kinain ng baboy na patiner na katulad nito. Imagine guys yung 1-8 mo, mabilis lang, mga ilang araw lang yun kapag ganito ng kasagsagan ng mga patiner guys na alagang baboy. Dapat guys medyo humabol-habol na guys yung presyuhan. Kung ngayon is 120, 130, 135, medyo mapapangiwi ka na lang guys sa presyuhan, 'di ba? So 170, at least ayos-ayos na, maganda-ganda na, masasabi natin na pwede na guys kumita yung mga katropa na nag-aalaga guys ng baboy. Ito nga, 1-8, isang araw, dalawang araw, kulang na guys sa dalawang araw at kalahati. Paano mo hahabulin yung ganang budget, ganang sistema guys, di ba?
Ito guys, yung mga alagang baboy katatapos lang magsipagkainan. Mga partner. So dito guys, kapag ito tinodo mo ng pagkain na ganitong kasagsagan ng kainan nila, halos guys sa ganitong limang baboy yung isang sako mo, baka dalawang araw lang o dalawang araw at kalahati lang yung aabutin. Kasi kapag ganito guys, todo na yung pagkain na ito. Lalo na kung pangbenta mo na. So dapat 3 times a day ka na guys nagpapakain. Lalo na kapag backyard. Ito guys, medyo maganda-ganda na yung katawan na ito. Pwedeng-pwede na to. Ayan, itong isa na to. Tapos the rest naman guys, ito naman yung gustong-gustong bilhin ng yung manipis naman guys yung yung katawan. Pero ito guys, tamang-tama ng katayin itong isa na to. Ayos pa siyang ito nga, talagang sumampa pa yung isa na to. Imagine guys, yung 1,800 mo, 2 days lang pagkain sa sa baboy, di ba? So, maswerte na guys, yung 1,800. Eh, kung makuha mo pa guys na pagkain sa kanila is yung 2,000 pesos per sako. Hirapan ka na yun. Dito nga guys, ewan ko kung paano makakabawi yung mga katropa natin ng mga hog raiser sa ganitong sitwasyon ngayon. Alam naman natin guys na napakababa ng live weight. So, tingnan natin guys kung paano ba sila makakatawid ng eksena nila sa paghahayupan, lalong-lalo na dito sa negosyo ng pagbababuyan. So, isang paraan na nakikita natin guys, syempre dapat merong alaga na inahing baboy, katulad nito guys sa buntis na ilang months na lang, halos isang buwan mahigit na ito guys na napa AI. So far okay naman guys yung sitwasyon niya, maganda naman guys yung resulta. So hoping na maging maganda yung pagbubuntis nito, maraming anak at maayos yung pagbubuntis. Ito nga guys, katatapos lang niya guys na kumain. Usually guys, yung lahi naman ng barako na pinagkuna ng similya para ay dito ay maganda. So, yung na yun guys, is nag-a-average lagi ng 12 pataas. So, normal na guys yung 14, 16 na inaanak ng mga alagang baboy. So, ito guys, first na pagbubuntis ng inahing baboy na to. Kasi nga guys, inabot ng mahigit 8 buwan bago ito guys naglandi. Talagang medyo matagal yung paglalandi niya. Mabuti na lang guys at natyempohan naman. Kaya yun din isa sa mga sitwasyon na kailangan mabawi yung nagastos o magagastos dito sa pag-aalaga guys ng inahin. So isang paraan is dumami yung kanyang anak at yung sa mga susunod na paglalandi niya ay maging mas maaga ulit para at least mabilis na mapa-AI ulit at mapasampahan. Basta lagi lang maging healthy guys yung mga alagang baboy, ayos na yun sa mga hog raiser. Isa pang sistema is yung maayos na guys talaga yung presyuhan ng mga partner na mga baboy. Kasi guys, kapag hindi tumaas yung presyuhan guys ng mga partner na baboy, yung 120 ngayon, maswerte na guys yung 130, 135. Hirap talaga sa ganong sistema. Hindi ka talaga makakapag-profit sa ganon guys. Makakapag-profit ka lang sa 170 na pricing or kapag binili mo guys yung baboy dapat 170 kapag binili mo yung piglet. Kapag hindi mo naman binili galing sa baboyan mo, yung 150-160 ayos-ayos na rin yun guys, at least bawi ka na sa sa mga gastos mo. Minsan kasi guys, kahit anong pakain natin, meron at meron ding baboy na pag-iiwanan. So kapag in-average mo guys, talagang medyo 90 plus kapag pinakain mo guys ng todo-todo. At kapag ganun guys yung sistema, talagang
Halos pasampa lang guys sa makabawi-buwi ka yung makukuha mo. Kaya guys, inaasahan ng marami na sana hoping na tumaas na talaga guys yung presyo ngayon para at least lahat maging happy. At syempre yung mga katropa natin magtuloy-tuloy guys sa pag-aalaga ng baboy. Lahat naman kasi guys ng mga ano, lalong-lalo na mga backyard hog raiser, at least gusto nilang kumita extra income para sa pamilya. Kaya sila guys nag-aalaga ng baboy. So, pero base sa mga nararanasan ngayon ng mga katropa, ng mga hog raiser, eh medyo parang sila na yung nagpakahirap, sila na yung nag-alaga, libre na lahat yun. Sila na yung gumastos sa tubig, sa ilaw, nagpakain sa pigs, eh parang sila pa yung magbabayad ng abonado, mga 2,000 to 3,000 ang maaari pa nilang iabono kapag hindi guys nagbago yung presyuhan. Imagine guys, nagpakahirap ka na't lahat, abonado ka pa, lugi ka pa guys ng 2,000 to 3,000 sa isang baboy. Diba? Kaya yun din dapat guys yung matutukan at mabigyan ng pansin na para maayos na talaga guys yung pricing sa market ng mga live weight guys ng baboy. Sumampa na talaga tong baboy. Ito isang araw dito sa baboyan.